At kaugnay naman po sa panggagahasa umano ng isang Police Maynila sa dalagitang anak ng hinuli niyang drug suspect, makakausap po natin si CHR Commissioner Gwen Pimentel-Gana. Magandang tanghali po sa inyo, Commissioner Gana. Magandang tanghali, Connie, at sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon. Ma'am, may we know kung may mga hakbang na pong ginagawa ang CHR laban po dito sa Police Maynila, no, na nahaharap sa kasong rape? Oo. Ang ginawa ko namin, nung nalaman kaagad namin, ay inatasan po namin ang National Capital Region na office namin, investigators and all, na puntahan ho doon at kausapin po at imbisigahin ang ating yung distrito ng pulis, ano, kung saan nangyari doon. At ang mga tao doon na nakapagsiguro, maghahanap tayo ng how do we build up the case regarding the matter. Kasi napaka-alarming naman ang pagyayari ito. At alam naman natin, umaksyon na rin naman din naman si, ano, si Chief Eliastar at makikipag-ugnayan po kami sa kanya din. Mm-hmm. Ano ho ang maaring maibigay kung meron man assistance po, ano, ng CHR sa biktimang dalagita? Dahil ang sabi nga ho kanina sa aming panayam ni NCRPO Chief, na-trauma na itong 15 years old na ito, syempre pa sa kanyang sinapit. Oo naman, syempre. Ano? Mm-hmm. Pwede ho natin siya bigyan ng witness protection at pwede ho namin siyang kupkupin at at the same time po, pwede po tayo magbigay ng intervention sa kanya na psychosocial. Kasi I'm sure na itong batang ito, she's a minor at alam mo naman na siyempre takot siya sa kanyang safety at safety ng pamilya niya because ang gumahasa sa kanya officer of the law. So, you know, we have to show her that meron siyang safe space at pwede niyang maging kampante sa kanyang pag-testify at hindi siya maaabuso ulit. Mm-hmm. Maiba lang ho tayo ng topic, no? Meron ho ba kayong reaksyon dito po sa bagong pahayag ng Pangulo kaugnay pa rin sa mga kababaihan? Alam mo, Connie, hindi ko yan narinig, ano? Pero meron na nagkwento sa akin at of course, nagulat naman ako na meron ganung pag-uusap, ano? At katulad ng dati, sinasabi natin na sana naman hindi na ganun ang mga bibitawang salita ng presidente kasi it's the subject to a lot of interpretations at saka misunderstanding. At hindi yung maganda para sa kababaihan na ganun ang kanyang mga bibitawan ng mga salita. Alright. Thank you very much, ma'am, sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali. Thank you. Yan po naman si CHR Commissioner Gwen Pimentel-Gana.